Bonifacio Shrine, July 13 update. Wow! Grabe talaga! Good afternoon, guys! So today is July 13, about 3 p.m. and I am so excited, guys, to visit one of the famous shrine here in Manila now, the Bonifacio Shrine. Titingnan natin kung talagang malinis na at na-rehabilitate na yung buong lugar. And shout out to Ilaw Moto for requesting this episode as a team makulit. Thank you for all your support. So, watch this video now. Don't forget to subscribe. Bye-bye! It's Saturday afternoon, guys. Again, this is Ricky Sinto for Ricky Channel and rickysinto.com. At kung bago ka sa channel na to, I welcome you. Wherein this channel, I feature success tip and success inspirational stories na kung saan, kung katulad kita na naghahanap ka ng opportunity para mabago mo ang buhay mo na hindi mo na kailangan iwanan ng pamilya mo at magagamit mo ang YouTube, tingnan mo ang mga description ng mga links sa baba at i-click mo ang mga success inspirational stories dito sa channel na ito. And today, we're here at ang sikat na sikat na Bonifacio Shrine, wherein Mayor Isko Moreno has visited a few days ago at nakita niya na hindi maganda ang kondisyon ng shrine at hindi maganda ang pagkakatrato sa shrine at ang bayani natin na si Andres Bonifacio at ang iba pa natin mga heroes, wherein our mayor is talagang binibigyan niya ng halaga yung mga pamana na sa atin na katulad ng shrine na ito. At ngayon, i-check natin kung talaga bang malinis na at malaki na pinag-improve ng lugar na ito. And I hope you will finish this video dahil sa dulo ng video na ito, bibigyan ko kayo ng dalawang tip with regards in connection to this episode about change. So now, let's check first the Bonifacio Shrine kung ano na bang pinagbago sa lugar na ito. So don't forget to subscribe, guys! Click the red bell button now. Be subscribed in this channel to stay updated. So, let's start. Watch now! So guys, let's start this episode. Papakita ko lang sa inyo kung gaano ka-organize ang kalsada. Dito po, sa may Loton. As of July 13, about 3 p.m. in the afternoon. So, napakainit, guys. At nakikita nyo po ang munisipyo ng Maynila, wherein the City of Power of Maynila, ang ating mayor na nag-uupisina. So makikita po natin nandito rin ang shrine ni Bonifacio at ng iba pa nating heroes. So iti-check natin kung gano'n ang haba kalinis ang shrine as of this moment. So iti-check natin kung ano na nga ba yung pinakamalaking improvement na nangyari dito. So marami pong time bomb na muling bumisit yung mahal na mayor natin dito. Kaya naman po, hindi talaga siya nasilihan sa nakita niya. Pero ngayon, makikita niya naman. Okay? Napakalinis. Ito nyo. Okay? At pati ang amoy ng hangin malinis. At the same time yung mga ribulto napakalinis, lalo na si God Andres Bonifacio. So makikita din natin dito nasa area malapit sa mga ribulto, napakalinis din. Yung area na to, may butas to, pero ngayon, sinealed na nila. At yung loob, napakalinis din. Okay? So, check pa natin. Yung ibang corner, makikita natin, meron na rin takip. So, wala na makakapagtago dyan para gawin nilang public CR ang shrine na ito. So, makikita natin, guys. Napakalinis ang buong shrine. Talagang nililinisin na ito ng mabuti. As pay respect doon sa heritage natin na kung saan nire-remind tayo na yung kalayaan natin ay pinaghirapan ng todo ng mga bayani natin, no? Na ipinapakita dito sa shrine na ito.
So napakalinis din, guys. Yung hangin, malinis ang amoy. So makikita natin lahat na may butas, tinakpan na nila. So, ayan po. At nakasmile na yung ating mga bulto dito. Ayan po, no? So makikita nyo. They're more happier now. I think so. So yan, napakainit na. Ah. So, I hope na sana ma-maintain ang kalinisan na to. Kahit hindi pa to regular na i-visit ni Mayor, kundi din sa mga tao na rin na mapapadaan para mamasyal dito, na makikita nila na malinis at i-maintain talaga nila ang lugar na ito. So, titignan naman natin sa likod. So, as you can see, guys, napakalinis ng area. Okay. Dito naman tayo sa likod dahil sobrang init talaga. Yan. So, dito sa likod, makikita natin. Yan po, napakalinis ng area. Yan. So, talagang nasanitize ng todo ang lugar na to. So, makikita nyo naman. Dito po yan sa back part. Ayan po. Kung gaano po siya kalinis. Yung area. Ng Karetilya ng Katipunan ng Pilipinas. So, napakalinis po niya ngayon. Okay? At dito naman, makikita rin natin dito sa mga bato-bato. Yan. Malinis po at walang amoy banghe. At sa paligid, so makikita natin sa paligid. Yan. Napakalinis din at napakaluwang. Yung park, meron na pong mga namamasyal na tao. Wherein pupunta po tayo mamaya doon. At but for now, ibibigay ko muna sa inyo yung dalawang natutunan ko dito sa nangyari sa shrine nito. Sa katulad ng sinabi ko kanina, the tip with regards or in connection sa nangyari sa shrine na to. So, it's all about change, guys. So, malaki ang nagbago sa lugar na to. Wherein, sabi nga ni Mayor, for about 6 years na hindi naalagaan yung shrine na ito. But, marirealize natin that nothing is really permanent, guys, in this world. At kung meron man, the constant change na nangyayari is yung pagbabago, yung change alone. So, nothing is permanent. So, matagal man to na napabayaan, no? Hindi nabigyan ng halaga. Pero, dumating din ang time na napansin siya ulit at nabigyan siya ng halaga na kung saan makikita natin na disiplina and respeto lang naman pala ang kailangan para makita ang ganda ng lugar na ito, para mapalagaan dito ng mga tao. So, kung ikaw ngayon nag-iisip ka kung ano pa yung pwedeng magbago sa buhay mo, maybe kailangan mo munang buksan ang isip mo sa mga opportunities na nasa harap mo ay pinapakita na sa'yo, pero hindi mo pa napapansin dahil sarado pa ang isip mo. Nakatulad ng iniisip ng marami, maaaring hindi na mapapansin ang shrine dahil sa tagal ng panahon na napabayaan na ito. But something happened na kung saan nakita ang pangangailangan at kapabayaan sa lugar na to, at nakita na pwede pang ibalik ang ganda at pwede pang ibalik ang kasaysayan na nangyari sa lugar na ito, na kung saan iti-treasure ng maraming salinlahi pagdating ng panahon. So that's the first lesson, guys, na natutunan ko dito sa nangyari sa shrine na ito. So kung nag-iisip ka ng pagbabago sa buhay mo, maaaring ang mga link na nasa description sa baba ang magbibigay sa iyo ng answer doon sa dinadasal mong opportunity na kailangan mo. So, yan, pasyalan naman natin yung park para makita natin yung pinakabago at
pinaka-latest na pangyayari dito. So, ito pong park na to ay naging tindahan dito for ilang years. And now, nilinis ito at ibinalik sa tao. At makikita natin na inuumpisa na nilang i-rehabilitate ang lugar. Okay? Makikita natin ang ilang mga personnel dito na kung saan ginagawa talaga nila ng aksyon agad ang inutos ng mayor. Okay? So, makikita nyo naman ang park, gagamit na yung park, napapasyalan na sila. At nandito yung lolo ko. So, makikita mo naman, sinto din siya. So, lahi talaga siguro kami ng mga heroes before. Nasaan, we really want to share hope to other people. At lalo na, to share change and inspiration to other people. So makikita nyo guys, pakalinis ng area, nakakapamasyal na sila, at nandyan yung mga personnel ng city ng Maynila to rehabilitate this place and to maintain this place. So the second tip na natutunan ko dito is eto guys, makinig po kayo. So the second tip na natutunan ko sa nangyari dito is we have to accept change. Kailangan nating i-accept ang mga pagbabago sa buhay natin. Kasi just like this place na matagal na hindi nagamit, matagal na hindi na maximize dahil sa naging kapabayaan, no? Pero ngayon, it's now open to the public para i-consume, gamitin, at para magkaroon ng magagandang memories. So, para sa akin, ang change, hindi ka agad-agad matatanggap. Ang change, maraming pwedeng batikos ang pwedeng mangyari. But it will take courage to make a change dito sa mundo. Nakatulad ng ipinakita ni Mayor na nag-take siya ng courage to regain this treasure of Manila. Para katulad ng mga batang yan na nakikita nyo, ng new generation na yan, na ma-appreciate nila yung history and heritage na nangyari sa lugar na ito, na kung saan pwede nilang maalalahanin yung mga ginawa ng mga heroes natin para malaman nila na ang kalayaang tinatamasa natin ngayon ay hindi natin madaling nakuha, kaya dapat nating pangalagaan. So sana guys, nag-gets nyo yung mga point ko at may natutunan kayo. Please don't forget to subscribe to this channel. Ring the bell button to be subscribed in this channel. And don't forget to check out the link description sa baba for more updates and more content in my channel. Again, this is Ricky Sinto guys. Bye-bye. Thank you for watching. God bless always. And stay tuned for more. Don't forget to subscribe. Thank you. Thank you for watching this video. Please click more of my videos here in the screen for more of my content. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. God bless always.